Hello mga idol, magandang umaga. Ituro ka sa inyo kung paano mag-dekosyon ng piso wifi sa pinakamurang halaga. Ito ay Umada TP-Link AAP110. Ang gagastos lang natin mga idol ay 1,250. Yun lang ang budget natin mga idol at makagawa na tayo ng pinakamurang piso wifi. In-unbox ko dito mga idol at ang laman niya ay ito. May adapter siya, antenna. Ito mga idol, ito yung gagamitin natin. Tuturo ko sa inyo kung paano ito i-set up at pagkakitaan ng pera. Start na natin mag-set up mga idol. Ang una natin gagawin mga idol ay kunin natin yung pin board at kumuha din tayo ng Cat6 na cable. Ilalagay natin ang Cat6 cable dito at ilagay din natin itong goma, huwag itong iwala kasi pang water resistant ito sakaling magbagyo at umulan, hindi mapasokan ng tubig dito. I-plug na natin itong ethernet cable na Cat6, dapat mataas ito mga idol kasi ilagay natin ito sa outdoor na sa taas ng 10 feet ang minimum hanggang 15 feet. Ito, nilagyan na namin ng antenna mga idol. Paglagay lang nito mga idol ay ikot-ikot. Kumuha kami ng tubo mga idol para ilagay sa taas. Mataas ang range niya. Kasi ang max range nito mga idol ay 10 feet minimum to 15 feet. Huwag masyadong mataas kasi di makukuha ng signal yung nasa baba mga idol. Sa balkon nilang namin nilagay mga idol para temporary lang to. Ito secure na to mga idol, medyo matigas na. Medyo magulo pa ang cable mga idol kaya ayusin natin yan, ilusot natin dito. Okay na to mga idol. Huwag muna natin i-plug ito sa router or switch kasi kailangan natin ng adapter. Ito yung adapter niya mga idol. Kung hindi supported yung router or switch mo na POA, kailangan mo ito ng POA adapter. Ito mga idol, yung antenna natin na connect, i-connect natin sa POA. Tapos kumuha tayo ng maliit na cable. I-connect natin itong cable na to sa LAN at papunta ito sa switch or router mo na source ng internet. Ito mga idol, ilagay natin sa switch. Maayos ba mga idol na intindihan? Ito yung sa antenna, yung POA. Yung LAN naman na maliit na cable, ipunta, i-connect sa switch. Tapos, yung source ng kuryente niya mga idol, kailangan ng adapter kasi yung plug ko ay dalawa lang. Ito na mga idol, naglights na. Okay na to mga idol, punta tayo sa PC natin para i-set up itong antenna natin. I-open lang ang Google Chrome mga idol at mag-download tayo ng Umada Controller. Ito yung lumabas sa Google Search, download Umada Controller. Version 5 ang pipiliin natin para latest. Ito, pinipili ko ito mga idol, Windows. I-download lang natin ito mga idol, madali lang ito i-download. Hintayin lang natin mga idol. Naka-zip ito mga idol, kailangan natin na i-extract ito. Pero may WinRAR ako, kaya open ko na lang ito sa WinRAR. Ang ito lang kailangan natin mga idol, Umada Controller XC. I-extract lang natin dito mga idol. At i-close itong mga folder to. I-install na natin itong Umada Controller.exe. Next lang tayo mga idol. Ang gusto kong lokasyon sa pag-install ay sa D drive ko mga idol. Pero kung gusto mong hindi asol, i-next ka na lang. Install lang natin ito mga idol. Okay na to. Hintayin lang natin matapos. Huwag muna natin i-start mga idol. I-open muna natin ito sa
installation folder kasi wala pang access yung user natin. I-right click lang natin at properties, security, tapos lagyan natin ng access yung user. And everyone ko na lang para lahat maka-access sa user to. I-allow natin ang poll control at i-apply. Okay na to mga idol. I-open na natin ang Omada controller. Hintayin lang natin ang start niya mga idol. At magpop-up ang Google Chrome. Ito, proceed to localhost. Let's get started na mga idol. Ito na yung first step sa pag-setup sa Omada controller mga idol. Ilagay lang natin itong mga sips dito. Ilagay ko yung email, password. May cloud access dito mga idol. Pwede ito wala o pwede meron. Kung gusto mo ng cloud access, i-click lang to at mag-register. Madali lang register at i-verify na lang sa email mo. Pag tapos ka na mag-register, i-login lang dito at i-bind. Magagamit kasi itong cloud access para ma-manage mo online yung controller mo. Ito, in-input ko na yung details ko at re-login at bind ko na. Accept, then next. I-config new setup. Setup naman sa controller natin mga idol. Pangalanin natin ito ng Piso Wi-Fi. Ang region o country, Philippines. Yung time zone naman ay Singapore kasi malapit ito sa Philippines. Okay, next. Yung site name namin naman natin mga idol, yung pangalan sa Piso Wi-Fi, ilagay ko dito na Helen Piso Wi-Fi. Same pa rin, Philippines at Singapore. Yung password naman sa device, yung admin account niya, yung ikaw lang nakakaalam, lagay dito. Dito naman sa baba, pwede ka pumili ng hotel, pero dito na lang tayo sa customize at ilagay ang Piso Wi-Fi. Ito, skip lang natin ito. Skip din natin ito. Dito tayo sa configure Wi-Fi. Ito yung lalabas na Wi-Fi name mga idol. Kaya pinangalanan ko ng Nihilin Voucher Wi-Fi. Ang password ay 123456789 muna mga idol kasi i-delete natin ang password mamaya. Ito, okay na to mga idol. Access, next na natin. May introduction dito mga idol. Close na natin yan. Nasa dashboard tayo, punta tayo sa device para makita yung antenna na na-set up kanina. Para i-set up natin yan, i-click yung adapt at piliin natin yung Nihilin Piso Wi-Fi. Click adapt. Hintayin lang natin yan mag-provision at complete. Connected pala mga idol. Okay na to, na-connect na siya mga idol sa controller natin sa PC. Tapos punta tayo sa dashboard. I-click yung site natin. Tapos i-click yung settings. Tapos wireless networks. Tapos WLAN. Magkikita rito yung Wi-Fi natin. I-edit natin to. I-remove natin yung password. I-click lang yung security para wala ng password. Then press save. Tapos gawa natin yan ng portal. Punta tayo sa authentication. Tapos portal. Create new portal. Yung portal name naman. Ito ang magkocontrol sa sumasari sa Wi-Fi natin. Enable natin yung portal. Yung SSID, piliin natin yung Wi-Fi natin. Yung authentication naman ay hotspot. Tapos ang type, i-check lang natin ay voucher. Ito, pwede natin i-skip to. Dito sa landing page, pwede natin ilagay ang google.com or anong gusto mo. Pwede YouTube. Dito naman sa portal, ito yung makikita nila pag
nag-connect sila sa wifi natin, mga idol. I-customize natin yan. Dito, nag-customize na ako. Pinalitan ko yung background. Ni-remove kong logo kasi may logo na yung background ko. Pinalitan ko yung text box niya. Yung kulay ng text box. Yung text. Yung button, pinalitan ko. Position, pinalitan ko na rin. Depende lang sa trip mo, mga idol. Pero sa akin, pangit pag nag-switch sa mobile phone, kaya ginawa ko ng solid. Ginawa ko na rin logo yung background ko. Example lang to, mga idol. Ito yung real-time permission. Okay, nagustuhan ko na. Click apply para ma-save. Nagawa na natin ang portal, mga idol. Pero paano ma-connect yung mga user? Kaya gumawa tayo ng vouchers. Punta lang dito sa voucher manager. Tapos dito, mag-create tayo ng voucher. Yung portal, i-select natin yung nahilin wifi. Code length, 6 lang ginagay ko. Yung amount, ilang amount ang gagawin natin? 100 na lang. Limited usage, 1 user lang. Voucher duration, hindi, isa lang yan. Kaya client duration ang pipiliin natin para makapost pa yung user. Ito yung duration, 1 hour. Medyo madami yung 100 pieces. Papalitan na lang natin ng screen data, mga idol. Balik tayo dito sa rate limit. Ililimit dito kung gano'ng kalakas ibigay natin sa mga user. 3 Mbps na lang goods na to. Sakto na to sa mga cellphone. Lagyan natin ng description na 5 pesos. Review natin ulit. Okay na. Then click save. Okay, naka-create na 50 pieces na voucher, mga idol. Gagawa naman tayo ng bagong voucher na ibang presyo. Ito, same pa rin, portal. Amount, 50 pieces. Okay, okay. Gawa tayo ng pampisyo, mga idol. 10 minutes. Pero mali. Sayang sa piso yung papel, kaya 10 pesos na lang tayo i-create natin. Mahal ang papel, mga idol at friend. Yung 10 pesos, bigyan natin ng 3 hours. Yung client duration pala, i-check natin. I-limit din pala natin ng 3 Mbps. Description, 10 pesos. Save. Yun lang, dali lang yung pag-create ng voucher, mga idol. Pwede na natin i-print to. Click lang yung print all unused, mga idol. Dito, makikita dito yung lahat na ipaprint natin na mga vouchers. Try na natin yung isa dito, mga idol, yung 365505. Mag-connect tayo sa cellphone natin. I-open natin yung cellphone natin o ng wifi. Ito, lumabas na yung nahilin vibes or wifi. May magpapop ito, mga idol. Ilagay na natin yung voucher code 365505. Try natin kung maka-access. Ito, connecting na siya, mga idol. Success siya, mga idol. Okay, naka-connect na tayo sa Google. Redirect siya, mga idol. I-try daw natin i-speed test to, mga idol. Punta tayo sa speedtest.net. Testing natin kung 3 Mbps ba yun, kasi nilimit natin ng mga user. Ito, mga idol, allow lang natin daw. Tingnan natin kung 3 Mbps ba talaga. Ito, mga idol, umabot ng 4. Bumaba. Yung average niya ay 3.3 siguro to. Okay na to, mga idol. Sakto lang to sa mga pang phone user, 3 Mbps. Okay, mga idol, effective yung limit. Yun lang, mga idol, maganda sa'yo, mga idol. By the way, mga idol, yung maka-connect sa yung wifi ay makikita dito sa Umada controller. Ito, na-connect kanina si 365505.
pwede natin din siya i-kick o extend yung kanyang time. Dito, yung download or upload niya nakita dito. Kung good user siya mga idol, pwede natin siya i-extend. Pero kung matakaw siya mga idol, mag-aroon nag-porn or na maraming dali na download, pwede natin siyang i-kick. Try natin i-kick siya mga idol. Ito. Try natin mag-internet siya, tapos i-kick natin. Click lang natin yung unauthorized, tapos disconnect. Kung sa phone naman ay mawala yung internet niya mga idol. Ito, maya-maya, mawala yung internet niya. Ito, nawala na yung internet niya mga idol. Goods mga idol, naintindihan yung tutorial ko. Salamat, yun lang.